12 ng Agosto, Miyerkules, sa 19 na linggo ng karaniwang panahon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. At kung makinig siya sa iyo, tinubo mo na ang iyong kapatid. Kung hindi naman siya makinig sa iyo, magsama ka ng 2 o 3 para lutasin ang kaso sa pagsaksi ng 2 o 3. Kung tatanggi siyang makinig sa kanila, sabihin ito sa iglesia. At kung hindi pa rin siya makikinig sa iglesia, ituring siyang pagano o publikano. Talagang sinasabi ko sa inyo, ang talian niyo sa lupa ay matatali rin sa langit. At ang kalagan niyo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo, kung dito sa lupa ay may 2 sa inyo na nagkakaisang humihingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Sapagkat kung saan may 2 o 3 nagkakatipon sa ngalan ko, kapiling nila ako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Talagang sinasabi ko sa inyo, ang talian niyo sa lupa ay matatali rin sa langit, at ang kalagan niyo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit. Isinasaad sa Ebanghelyo ang mga praktikal at pastoral na tuntuning ibinibigay ni Jesus sa mga punong lingkod ng iglesia. Layo nito na turuan sila kung paano lulutasin ang mga isyu at pagtatalo-talo sa iglesia. Ang unang hakbang ay para sa magkabilang panig at ang pagtatangka nilang ayusin anumang gusto't mayroon sa pagitan nilang 2. Kailangan magkaharap ang 2 nasasangkot sa dialogong ito at hindi sa paraang impersonal tulad ng sulat o pagpapahatid ng mensahe sa pamamagitan ng email o text. Makatutulong ang personal na pagtatagpo at maghahatid ng maliwanag na komunikasyon at makababawas sa anumang haka-haka. Ang 2 hakbang ay tukuyin ang 1 o 2 tao na maaaring mamagitan at maging saksi sa dialogo. Kung mabigo sila, may kisangkot ang mga pinuno ng iglesia. Ngunit kung mananatili silang kapwa nagmamatigas, kailangan silang paalisin sa pamayanan. Sa hangaring sila'y magsisisi at babalik sa pamayanan sa hinaharap. Ang puso't diwa sa bawat dialogo ay ang pag-ibig at habag ng Diyos. Ang sinumang magsasalita ay hindi maaaring mangusap na magmamalinis, may panghuhusga, o nagmamagaling. Pagsasagawa. Tinatawag ang iglesia na magpalaganap ng pagkakaisa sa mga Kristiyano at panatilihin ito sa pag-iibigan. Anong konkretong hakbang ang maaari kong gawin tungo sa layuning ito?